House resolution kaugnay sa presensya ng Chinese vessel sa eastern seaboard ng bansa, ating pag-uusapan kasama si Commodore Jay Tariela, Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea. Commodore Jay, magandang tanghali po. Hello, Ma'am Ninya. Magandang tanghali po sa inyo at sa inyo pong mga tagapakinig. Commodore, naghain po ng resolusyon sa Kamara para sa pinaigting na pagbabantay ng AFP at PCG sa eastern seaboard ng bansa, particular po sa bahagi ng Philippine Rice at Catanduanes. Ano po ang masasabi ng PCG dito? Well, this is in response dun sa namataan nating Chinese research vessel na nagpunta sa may Catanduanes na na-monitor ng Armed Forces of the Philippines at tumungo sa Northern Samar. And it was also reported by the Armed Forces of the Philippines na kung saan ito daw ay namataan na nagbababa ng kanilang mga instrumento while it conduct hydrographic survey, as allegedly it's conducting hydrographic survey. Ang Armed Forces of the Philippines po ay nagpalipad ng kanilang air assets to monitor the presence and activity of this Chinese research vessel. On our part, for the Philippine Coast Guard, although our vessels are strategically located in the western seaboard, particularly in maintaining our presence in the West Philippine Sea, the important contribution of the Philippine Coast Guard in monitoring this research vessel is the dark vessel detection of the Canadian government, wherein we can pinpoint ano ang location nito mga research vessel or any other vessels that are engaged in incursion sa ating exclusive economic zone. Commodore, sa ngayon po ba, kamusta ang pagpapatrol ng PCG sa bahagi ng Philippine Rice? Kaano kadalas po ba ang pagpapatrol ng PCG sa lugar? Well, last March, the commandant of the Philippine Coast Guard, Admiral Ronnie Hilgavan, when our 83-meter patrol, the Northern Territory sa Batanes, our usual routine is that from Batanes, it will come down all the way to Benham Rice, stay there for a certain number of days, and then we also document kung ano man ang mga nakikita natin dito. But it's also worth mentioning that the Congress has supported the Philippine Coast Guard to establish Coast Guard Base Catanduanes para mas malapit na ang magiging jump-off point ng ating mga Coast Guard vessels. Because as of this time, we don't have a Coast Guard establishment in Catanduanes. That's why there are two possible areas kung saan panggagalingan pa ng barko natin. Una, maaaring manggaling pa ito sa Subic or sa Pangasinan. Or pangalawa naman, manggagaling pa ito sa Visayas area. So, the intention of the commandant is to have a Coast Guard base Catanduanes para ito na yung magiging jump-off point ng ating Coast Guard vessel kung sakali mang magkakaroon ng mga incursion ng ganito, ng mga research vessel or whatever types of vessel ng China or any other nationalities, the Coast Guard vessel can immediately deploy our assets and to drive away those mga watercraft na to na engage in other activities na hindi alam ng Department of Foreign Affairs. Speaking of Catanduanes, na-check na po ba ng PCG kung meron pa rin po ba yung presensya nitong Chinese-flagged research vessel sa area na yan? As of this time, in coordination with the Armed Forces of the Philippines, wala na tayong nakitang research vessel or namataan dito sa area ng Catanduanes or even in Northern Samar. As early as May 1, that's the last time we monitored itong Chinese research vessel na to na pumasok sa exclusive economic zone natin. Commodore, matanong ko lang po, ano po bang nakikita nating dahilan ng PCG po na kung bakit may presence ng Chinese flag research vessel sa eastern seaboard ng Pilipinas? Well, there are different reasons. So we can just speculate na they are engaged in hydrographic survey in Philippine Rice. There must be other data that they are looking into dito sa ating exclusive economic zone. But
for me to explain really ano ang objective na nila dito. As of this time, this is not yet clear for the Philippine Coast Guard, and I think also the Armed Forces of the Philippines hasn't really good reason to believe kung ano ang dahilan ng mga Chinese research vessel na to na pumunta sa Eastern Seaboard natin. Alright, sir, sa usapin naman po ng West Philippine Sea, ano po ang advice nyo sa ating mga kababayan kaugnay sa panibago na namang pahayag ng China na may new model of arrangement daw po sa Ayungin Shoal? Kahapon nandito si National Security Council spokesperson Jonathan Malaya. And of course, sabi nga niya, fake news po yan at huwag daw po paniwalaan. Para naman po sa inyo, sir, ano po ang reaksyon at masasabi niyo po dito? Well, Ms. Nina, no? Matitrace natin kailan ba lagi nagbibigay ng mga kasinungalingan ng Chinese Embassy. Binabanggit nila yan every time na mayroong insidente na nangyari. Last year, nung binanggit nila yung gentleman's agreement na yan, a few days or even a few weeks after the Ayungin incident. Ngayon na naman, meron naman silang sinasabing special arrangement na inilabas lang din nila a few days after the Bajo de Masinloc incident. Nililito lang nila ang sambayan ng Pilipino. They are actually justifying ang kanilang mga maling gawain dito, mga illegal activities nila, and of course, their aggression in the West Philippine Sea. They are justifying their action by highlighting na mayroong mga agreement na ganyan, kaya nila nagawa. So, ang panawagan ko sa ating mga kababayan, huwag tayong maniwala sa mga ganitong pahayag ng embahada ng China dito sa Pilipinas. Alam naman natin na ang pinaka-objective nila dito ay lituin ang ating mga kababayang Pilipino. At for us to not to believe the objective of the National Task Force West Philippine Sea and the guidance of the President. Sinasabi nila na ang dapat paniwalaan na naratibo ay yung mga kasinuhali na binibigay nila, kung kaya't it confuses the Filipino people. Kaya nga sabi ko sa kasamahan natin sa media, Ms. Kenya, no, dapat we should be very careful in evaluating the statements of the Chinese Embassy. Kung ito ba talaga ay newsworthy. It's not enough that every statement na ibibigay nila will be released to the public. Kasi alam naman natin nagiging implication nito, no? Itong mga maling impormasyon na to, kasinungalingan ng Chinese Embassy, is eventually being amplified by the Chinese trolls, no? Without mentioning names, these influencers really provide and amplify the false narrative and the wrong information to the Filipino people na maaaring mag-create ng confusion sa ating mga kababayan. Commodore, kamakailan po ay nagpresenta si Dr. Jonathan Anticamara ng UP Institute of Biology ng kanilang initial findings sa naganap na marine resource assessment sa may Pag-asa Keys 1, 2, 3 at na kasama ang PCG at BFAR. Nagbanggit po niya na depleted na daw po ang yamang dagat at coral sa mga keys at may suspecha daw po na meron daw pong nagaganap na reclamation sa area po na ito. Ano ang tugon o masasabi ninyo dito sa findings na ito? Well, for us, no, ang atin lang namang tinitingnan dito na possibility na bansa na sumira ng coral system dito sa gawing ito ng Pag-asa. Surrounding K123, at the same time, itong may island building or small-scale reclamation dito, isang bansa lang naman ang suspecha natin dito. That will only be the People's Republic of China. No? Ang basehan natin dito, una sa lahat, sila ang may pinakamalapit dito bukod sa Pilipinas. Ito, nandito yung Subi Reef kung saan nandito yung pinakamalaking reclaimed military base nila. So it's very easy for them to have access in these areas, no? And secondly, no, when we were doing this survey together with the marine scientists ng University of the Philippines, it has been very obvious, no, na ang People's Republic of China are preventing our research team, no, in completing the survey because they don't want us to know kung anong ginagawa nila dito. As a matter of fact, they deployed their Chinese Coast Guard vessels, Chinese Maritime Militia, and at one point sa Sandy K3, no, nung nandoon ang ating mga marine scientists, nagpalipad pa sila ng PLA Navy helicopter para i-discourage ang ating mga marine scientists in continuing their research.
And then third, when we did the survey, wala namang ibang taong nandyan, no? Ang nakita lang natin are all Chinese flag vessels. In particular, the Chinese Maritime Militia and Chinese Coast Guard. And then the last circumstance na kailangan nating i-consider why we are looking into People's Republic of China is that sila lang naman ang may experience, no, at karanasan na walang pasintabi na sumisira ng coral system. Ginagawa nilang itinatambak nila dito sa mga areas na ginawa nilang military bases in different parts of the South China Sea. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Commodore J. Tariela, PCG spokesperson for the West Philippine Sea. Maraming salamat.